akin lang, ano, parang, bakit naging ganito? Bakit umabot sa ganito? Dapat hindi. Sa akin, bilang mamamayang Pilipino, lahat naman tayo bilang nagtatrabaho, may karapatan tayo magbayad ng tax. At responsibility natin. Ito natin yun, right natin yun. Pero sa kabilang banda, feeling ko, right naman din natin at may responsibilidad naman din tayong malaman kung saan pa talaga napupunta yung mga taxes. Kasi kakatapos lang nung kaso ko eh, saan napunta yung binayad ko? Diba? Parang inipon ko ng ilang taon yun. May sarili akong account para mabayad ko yung, mabayara ko yung kaso ko nang matapos na siya. Parang syempre yung puso mo gustong sumabog na parang dugo, pawis at literal na luha ang involved. Diyan? Saan ka napunta? And at the same time, anong bang bagto? Hermes ba to? Lanvan na damit ba to? Ano bang watch na punta? Ano bang bahay to napunta? Diba? May mga ganun kang questions. And at the same time, parang doon ka rin babalik sa sana naisip nila muna yung kalamidad na nangyayari dito sa atin. At kung ilang tao ang namamatay tuwing bumabagyo at binabaha, sana doon muna nila tinutok yung pork barrel. Maliban sa kung ano pa man, though wala naman tayong hindi pa klaro kung ano ba talaga ang nangyayari. But well aware naman tayo na nanakawan tayo ng malaking halaga. At hindi ito basta-basta pera. Yung 10 billion, ano pwede magawa doon? Sa ibang bansa nga, di ba? Pag sobrang nagawa na nila lahat ng dapat nilang gawin, like with Hong Kong, napagawa na lahat ng dapat gawin, yung tax binalik sa tao. Kailan kaya natin may experience? Pero Juday, anong feeling mo na part of the industry yung mga taong nasa center nung ano na to, controversy na to? Ang hirap magsalitahin, di ba? Kasi baka naman sabihin, pumapanig ako at may pinoprotektahan ako. Ang sa akin lang, parang i-disregard na natin yung thought or yung idea na these are celebrities na naging politicians. It just so happened. Meron naman din politicians na involved. Hindi lang masyadong nailalabas. Maybe because they are not celebrities. I'm not sure. Siguro, kailangan pang prosesuhin. Huwag na tagalan yung proseso, no? Bilisan na natin yung pagpaproseso kasi ang dami ng dumadating na bagyo at kung ano-anong calamities. Ang sa akin lang, let's go to the bottom of this. Let's finish this already and hanapan na ng solusyon. Stop pinpointing and solusyonan na to. Tapusin na. Kasi the more na pinapatagal, the more na tayo nananakawan. Wala naman talaga nare-resolve na issue eh. Kuda lang ng kuda yung mga tao. Wala namang natatapos. Sana bawat kuda may natatapos. Eh, wala. Ano ang budget? Salamat. Okay na, tama na. Thank you. Naglabas siya sa manonood sa Twitter. Ako, I understand what Ate Sharon is going through. Kasi asawa siya, hindi ba? Ako man, dumaan man si Ryan, halimbawa sa ganyang sitwasyon. At alam ko sa sarili ko na hindi ganyan ang asawa ko. Magpupuyos naman din ang dibdib ko. So, intindihin natin na sa bawat partner na mga politicians, especially yung may mga paraan para ilabas sa saloobin nila, wala akong nakikitang mali. Karapatan natin yun para magsabi ng sama ng loob na mamagnify lang kasi nga mga artista. Pero I guess kung normal na tao at kung halimbawa ordinaryo tao ang gagawa nun, hindi papansinin, baka suportahan pa. With Ate Sharon's case, parang lahat na lang nasabihin niya negative. Huwag naman. Huwag naman kasi may karapatan naman siya eh.